Nanumpa na mga bagong halal na barangay official sa Batangas City. Samantala, ang mga hidwan at bangayan sa politika dapat nang isantabi ayon sa DILG. Narito ang report ni Paul Hernandez. Sa harap ni Batangas City Mayor Beverly Dimacuha, formal na sumumpa ang mga bagong halal sa katatapos lang na barangay and SK elections 2023. Puno ang Batangas City Sports Coliseum ng mga nagwaging opisyal sa 105 na barangay sa lungsod. Mensahe ng alkalde, maging mabuting leader at ehemplo sa komunidad. Bagay na sinigundahan ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa mga pagkakataong ito, dapat daw na isinasantabi na ang hidwaan sa politika. Kaya na-challenge ko sila. Magkaroon sila ng bonding, forget the past, kalimutan yung awayan, yung siraan, move forward para sa isang layunin na hindi pansarili, kundi para sa kapakanan ng nakakarami. Ngayong araw, November 21, dapat isagawa ng sangguni ang barangay ang kanilang first inaugural session. Dapat na rin daw na mag-appoint ng barangay secretary at treasurer. Ipinapaalala ng ahensya na 2 beses kada buwan dapat magkaroon ng regular session batay na rin sa itinatakda ng batas. Ang special session naman, pwede rin silang mag-call for special session. Kung mayroon silang urgent na pag-uusapan na hindi nila na pag-usapan dun sa kanilang regular session. Samantala, kaisa na rin ang DILG sa paghihimok sa mga kumandidato na isumite na ang kani-kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE sa COMELEC office. Ayon sa DILG, unang paraan ito para ipakita sa taong bayan ang transparent governance. Sa datos, mahigit 300 pa lang ang natatanggap na SOCE ng COMELEC. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.